Hello guys, nandito na tayo, umpisa na ang camping. Nakarugtong ng ating video nakaraan. Yan. Camping na. Gagamitin natin bonfire. Ayan. Now we are here in Agape Spring. Agape Spring and event. Dito po ginaganap ang camping ng Living Word Ministries of the Philippines. Ayan po ang ating mga campers. Ito ang ating part 1. Okay, hello. First day ng camping. Hello. Campers, are you ready? My name is Justin. I'm your multi-injury. Then, welcome po pala sa ating summer camp. Isang buong taon natin ito, binintay. Then, ilang buwan din pili na ito. Palakpakan na natin siya. Tapos, bali, dito po, ang room, gagamitin nyo itong room. Ayun. Tapos yung mga mga pasaway, bibilad po natin sa araw. So po, gagawin po natin yun. Then, sino rito yung mga kumain na? Sino yung gutom? Taas ang kamay. Oh, dami ah. Lilipas din yan. Diba? Magpasing muna kayo ngayon. Bali, introduce ko muna sa inyo yung mga kasama nating ate at kuya. Pinatawagan ko lahat ng staff. Dito po tayo. Lahat ng staff, counselor, ito po tayo. Dapat talaga may nandito ngayon. Di ba ang gaganda nila? Ang popog. Usog. Yan, usog. Okay, simulan po natin dito. Pasok po ng mic hanggang makarating kay ate sa dulo. I am Ate Erin na lang, ayun. Pwede nyo din akong tawaging Ate Meek, ayan. From San Pedro Branch, yes! Hi, hello. Ako po pala si Ate May na lang po. I'm from GMA Branch. Hi, I am Nur Karenzel po. Pwede niyo po ang tawagin Nyok ka na lang po. And, ang tali... Ayun, so hi, pwede na lang Ate Nikki, also from San Pedro. And ang talent ko po ay ang talent nating lahat, kumain. Yes! Hi guys, my name is Thea po. I am from Dasma. Wala po kong talent.
ako po si Rudy Bolima. From Dasma po. Yeah. Hello po, ako po si Ate Joy. Hello. From Dasma po, yan. Yeah. Thank you. Ay, na, ako po si ano. Ay, na, ako po si ano, si Andrew po. From Dasma din po. Eko po, LWM Dasma. And Kuya JV from LWM Dasma. Wala akong talent, guys, pero yun na yun. Ano, ako po si ano, Ate Kyla. Tawagin niyo na lang po akong Kai. Yun, hello po. Ako po si Blessible Medina from LWM Dasma. Jeline po from LWM. Mary Rose po from Pabuyo po. Hello po. Ako po si Nisip. Tanga Kabuyaw po. Yan, maganda na akong po. Ako nga pala si Nikki Cortez. Yan, pwede niya ako tawagin. Yan, at ang talent ko, siyempre, gitara. Ano po ako mag-gitara? Hello po, ako po si Kuya CJ. Single. And ang talent ko po is mag-drums po. Hello po, ako po si Kuya Dami from Kabuyao, Laguna. Hi, ako po si Ate Via from Santa Mesa, Manila. So ayun, nakilala niyo na ba sila? Pero syempre meron pa, hindi dito sa likod. Okay, let's give way sa ating keyboardist. Yes. Hello po, ayan. Naturog lang po. Ayun lang po. Talent ko matulog. Caleb po from San Pedro, Laguna. Ayan, Jacob po from San Pedro, Laguna. So ayun, nakita. Alam niyo naman yung talent niya, hindi nila kailangan ipamalas. Bali, meron pang kumakaway doon. Pakilala ko na po siya. Single din po yan. Yung naka-black. Eh, Tito Mark. Ano? 29 years old, single. Matangas tumalon. 20,000 baon. Yes. Tapos, tatawagan ko na po si Sister Megs para i-introduce sa atin ang ating house rules at saka at iba pa mga bagay-bagay. Palakpakan po natin si Sister Megs. Afternoon! Yan, kasi ako nga pala si Tita Mix, tita na, hindi na ate ha, Tita Mix from San Pedro, Living Word. So ngayon kasi in-introduce nila yung mga counselor, introduce ko naman yung mga kitchen staff. Importante yan, kung walang kitchen, wala pagkain! Kaya kailangan i-close nyo na itong mga staff natin na to. Kasi pag nagkataon, naku, wala kayong kakainin. So, tawagin ko na yung mga kitchen staff. Lapit na po muna kayo dito. Para makilala po nila kayo. Baka makasalubo nila kayo dyan. Yan! Bea. Masa na si... Kulang pa? Italita. Yan. Sila po yung kitchen staff natin na dapat i-close nyo for 3 days. Wow! Sige, introduce sila yung pangalan nila. Tita Leida po. Mama G po, kaya nila ako, mama. Tita Mai po. Ay, mama, Tita Che. Hello! Basta ba kayo? Kitchen staff natin. Thank you po! Ayan. Ngayon, pupunta na po tayo sa, itidiscuss ko po muna sa inyo. Ito, seryoso na po tayo, ha. Susa, hindi po.
So, na mag wonder kayo kung saan-saan dyan. Kailangan kung saan lang kayo, sinabihan ng mga staff, mga counselor niya to stay, you have to stay there. Ha? Kasi mahirap po. Tapos kung isa pang ina nila is, kung meron po kayong pupuntahan, for example, magsi-CR. For example, meron kayong ano dito, gagawin. Meron kayong activity. So, ini-encourage po ng Agape is body system. So, kung pupunta kayo sa CR, punta kayo sa mga kabi nyo, you have to ask permission doon sa mga counselor nyo and body system. Hindi po pwedeng nag-iipin po ba yun? So, kailangan dalawa. Staff ay mga counselor, yun ang ano ng Agape, dalawa. Ang pagpupunta ng CR or anywhere else, they have to be body system. Huwag po tayong magtatapon ng mga trash natin kung saan-saan. We have to look for the trash bin. Naintindihan niyo po ba? So, kailangan yung mga charger nyo. Sabagay, wala pa na kayo iti-charge. So, yun pala. Mamaya na yun. Next is, yun nga, i-unplug nyo ang mga ilaw. Tapos, always keep the main door closed. Kasi marami daw pong insekto dito. So, you have to always keep the main door closed para yung mga insekto, hindi po siya papasok dun sa mga kwarto natin. And then, tapos, hindi ko lang alam, they will have yung activity dun sa pool. Kung meron po is, kailangan po yung mga attire po natin, hindi naman po swimwear. So, you have to, ano lang po, friendly clothes lang. Yun daw ang ano nila dito. And then, curfew is 10 p.m. And so, lahat po, lights off na po yung 10 p.m. Hindi ko lang alam if they will extend yung mga counselors nyo sa mga activity. Pero 10 p.m. po ang curfew, wala na pong lalabas. And then, yung mga staff, they can stay until 1 a.m. Okay? Yan, yung mga damit natin. Sabi dito, so for girls, no short shorts. Alam niyo naman siguro yung short shorts, di ba? Yung mga short shorts yung sobrang ikli, so bawal mo yon. No sando. Yan. No plunging neckline. Yan. So, no doon po sa inyong cabin, so you have to, kung maglalaba man kayo, medyo wala naman po yung masyadong maraming sampay-sampay. Iwasan po natin yan, ha? And then, eto po. May bibigay po kasi sa inyo yung mga counselors, yung mga leaders nyo ng buff. So, you have to wear that, ano, all the time. So, kasi meron yung mga, may mga ruling sila na pag nawala yung buff nyo, ng nakuha ng iba, or ano, meron yan mga certain demerits. Kasi sa every group, meron kayong merit and demerit. 50 demerit. And then, second offense, 100. And then, third offense, 150. So, you have to take care of your buffs, yung mga bibigay ng mga leaders nyo. And then, meron pa po, is boys are not allowed to go in the girls' cabin. Ha? Or you girls, bawal po. Kasi meron po mga time na, ay, makiki-CR ako. May gumagamit ng CR namin. So we have, dun pa po CR naman. So hindi ba pwede yun? Hindi ba pwede yung mga ganon? Boys or girls, vice versa, hindi pwedeng lumipat-lipat ng hali na pumunta. So, kahit na anong flowers or anything, bawal po. Yung, kasi meron dyan yata, may mga fruit bearing trees din dyan. So bawal po yun. Okay? Huwag po kayong mauwa ng mga bunga, ng mga puno po dyan. And then, yun nga, bawal yung pakalat-kalat. Ha? Kasi ano, may mga marshal po tayo na, asan nga po pala yung mga marshal, pastors? Paano naman po, para makilala po ng mga campers natin yung mga marshal? Stay in their cabins during activities and session. So, lahat po ng campers, pag sinabi sa hall tayo lahat. So, walang tao po sa mga cabin. Mga ano natin, mga nurse, mga medtech. Wow, mga medtech, mga nurse pa. Okay. And then, next is,
Yun nga, pag sinabi ng ano, may pupuntahan kayo, may gusto kayong pumunta sa cabin niyo pag may session kayo, you have to ask permission sa mga leaders niyo. And then, no cussing or fighting, no bawal, no bad words. Ha? So siguro naman lahat ng tayo Christian, so you have to watch our words na hindi tayo makasakit sa bawat isa. Naintindihan niyo po ba? So yung mga salita na hindi ano, bawal po yun dito, ha? And then, syempre po, kailangan respetuhin niyo po yung mga staff and counselors and leaders po natin. So, and meron po palang ano, during wake-up call po, meron po tayong patutugtugin ang staff. So, pag narinig niyo po yun, pag-gising niyo ng umaga ko, anong oras ang wake-up call niyo, pag-gising niyo, narinig niyo po yun, hanggang matapos po yung kanta, kailangan nandito na po kayo sa hall. Ha? Which is yung kinanta kanina, yung Dance in Freedom. Yung unang-unang masayang kanta. Parinig naman po yun, Justine, yung kantang Dance in Freedom, para pag narinig niyo yun, lahat ng campers, kailangan you have to go here sa hall. Yung group nyo. Okay? So, tandaan nyo yan. Pag narinig nyo yung kantang yan, matik yan, kailangan pumunta kayo sa hall. All campers. Okay? Kasi pag natapos yung kanta, wala kayo. Bawas points yan. Okay? Patutugtog naman is freedom. Ito. Yung magiging leader ng bawat group, pag narinig nyo tong kantang to, hindi na kayo tatawagin pa ng mga ano niya, mga counselor na you have to go here dito sa hall. Pag narinig niyo na to, itong kantang to, you have to go here. Leaders, yung mga mapipiling leaders. Freedom, freedom. Pag narinig niyo yan, kailangan pupunta kayo sa hall. Yung kantang yan, ha? Pag narinig nyo, ha, sa bagay 10 leaders lang yan yata. Yung sa kitchen po pala, hindi pala pwedeng lahat kayo pag meal time, hindi kayo lahat, ha. Meron sasabihin sa inyo yung mga leaders nyo, mga counselor nyo kung paano kayo kukuha ng food. And then, yun nga, meron tayong store doon, na mini store, pati yata doon kay Pastora Normie, meron din, pero meron po yung time kung pwede kayong bumili. Hindi po all the time na kunyari sa session, gusto nyo pumunta doon. No, 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 no. Meron lang po ibibigay yung mga leaders and staff na kung kailan kayo pwede bumili ng snacks nyo. Kasi, ano yan, demerit kayo pagka may na-violate kayo. Naintindihan nyo po ba? Ay, parang hindi nila naintindihan. Hindi nyo naintindihan? Amen! So, kung naintindihan niyo na po, ibibigay ko na po kay sa ating camp director, which is Pastor Ed Pinili. Thank you po! Gutom na ako! Okay, good afternoon sa inyo. Sa loob ng ilang mga araw, magkakasama-kasama tayo ito. Siguro yung sinasabi ni Ate Mix, baka pwede na lang yung may sinasakal tayo, pag narinig may sinasakal na yun, baka pwede simple mabas. Introduce ko yung ating mga pastor. Dito ko ba yung mga pastor natin? Pastor E from Santa Mesa. At ano si Pastor E, nagpapahinga. Pastor Robert, galing po sa ating LWM San Pedro. Yan. Pastor Manny, LWM GMA. Pastor Manny, dyan po kayo? Dito na? Pastor Julito from Cabuyao. Akin din tinatawagan dito po yung ating assistant camp director, Pastor Bernard. Dyan po ba? Nag-drive din daw. Bakit yung lakas nag-drive? Nag-drive lang yun pa.
Okay, andito rin po yung ating mga pastora at pastor's wife. Okay? Andito si Nanay Mary. Mama Mary. Yan po, si Mama Mary. Yan. Yung kung meron kayong mga dalang palaspas, hindi. Okay, andito rin si Sister Rose. Sister Rose. Pastora Normie. Jesus ko, Pastor Benito. Tama po, Pastor. Ayan. Okay. Andito rin po si Pastora May. Ayan. Yun, naka, ano po. Sister Cecil, andito po. Ay, ang wife ko. Okay. Andan siya, kalapat pa lang. Sister Lian. Ayan. Ayan po. Okay, salamat po sa Panginoon. I-introduce ko. Binibigyan natin sila ng lisensya mambugbog ng salita ng Diyos. Ayan. Kayo na mag-introduce, siyempre. Ito sila dalawa. Hello, guys. Okay, bali, hango pa si Angelo ng GMA. Yeah, so, kung makikita niyo ako around na sinisita kayo, huwag kayo mag-alit sa akin, okay? Thank you. Hey guys, good afternoon. Pangalan ko Robby. You can call me Rob na lang. Pero sa usapang rules po, rules is rules po. So, pakabait po tayo sa ako. Kung ako, ngayon pa lang, mag-iisapan ako. Pero, okay lang po ba? Sub-ground, 12 bags po sa taas. Pero, pwede po ang dalawa. Dalawahan ito, ano, sa mga lalaki. Yung pong taas sa ground, sa second floor, lahat po ng mga taga-Dasma doon kayo. Dahil ang dami ninyo. Magsiksikan kayo doon, okay? Okay, ha? Walang aangal sa inyo. Pag umangal kayo, pauwi ko kayo. Yeah? So doon po, yung pong ground, doon po yung mga natitira from LWM Dasma, I mean GMA, Santa Mesa, San Pedro, Cabuyao. So sila po doon ang sa ground. Yan po yung ground na yan. Wala pong agawan hanggat maaari ay dalawa-dalawa sa bawat kama. Maganda naman ang kama. Ngayon, yung pong matitira, pag hiwala talaga, meron po tayong ilalagay doon sa pinakadulo. May hole doon. Kung hindi man, kung may sosobra pa, na hindi talaga may ilalagay dyan, mag-aas tayo ng mga tents para ilagay ko dito. Para sa ngayon po, ayun, ano na yun. Doon po lahat ng mga girls natin. Kung pwede rin po, ay dalawang tao sa isang kama. Pagsiksikan niya, pero marami po yun. Yun po ay meron pong 24 beds din, tsaka 12 beds doon po sa ground o sa second floor. Pag nagdadalaw-dalaw po yun, magiging 72 po kayo. Gaano ba karami yung ating mga girls tampers natin? Hindi kasama ang staff, kasi ang mga staff, wala ng problema sa kanila. Nailagay natin sila kung saan sila pwede. Sister Ruth, Micah, Mariah, and Mickey. Nandun po sila. Isinama po natin doon sa special request si Jacob at kailangan kayo sa pa? Kalen! Nandun po sila. Dahil magkakapatid naman, nandun naman ang lamay. So, kung imaay na ano doon, kung may susobra, hanapan po natin ang paraan. Okay, si Pastor Im, nandun daw na, pinagkahila ko naman si Pastor Im. Pastor Robert, Pastor Julico, si Pastor Manny, Pastor Bernard. Isang bed po, ibinigay ko po kay JB at Justin para yung mga... Bagay, sila yung program mo ngayon natin, sila si Jay, ayun, sila Justin. Mamaya po yung opening program po natin. Doon po gagamit ko. Guys, dito na nagtatapos ang ating unang tour ng ating camp. Nag-redistribute na sila naman kanilang mga rooms. Pag ipasok ninyo ang inyong mga rooms, punta na sila sa mga rooms. See you again! Sa room ninyo, ilang sandali lang, ay babalik tayo kasi na yung program pa, may mga natin tayo. Walang nakakalala.